Magandang gabi po at Wednesday night na naman po, midweek service, midweek teaching natin, and we'd like to welcome you po sa gabi na to. Bago ang lahat, nais ko po kayong anayahan na ipanalangin yung mga kababayan natin na nasa Pilipinas at binabagyo po ata ang mga kababayan natin. Manalangin po tayo. Dakilang Ama sa Langit, alam po namin na you can always extend your hands, Panginoon, as we call upon your great name. We pray for our beloved Philippines, mga kababayan po namin, lalo na po yung mga apektado ng bagyo. Nalangin po namin na kayo po ang mag-ingat sa kanila. Kayo po ang may kapangyarihan na magpahinto ng bagyo. At kayo rin po ang Panginoon after ng unos. Kayo po ang magbigay ng comfort sa kanila, provide for them. At talangin namin, Panginoon, na you make use of this situation para mas makilala nila na kayo po ay makapangyarihan at kayo po ay mapagmahal na Diyos. Talangin namin to sa Panginoong, sa ngalan po ng Panginoong Yesus. Amen. 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 Magandang gabi po ulit. At welcome. Welcome po sa inyo pong LA First Filipino Church of the Nazarene. At sa gabing ito ay napakaganda po ng ating pag-uusapan ay halos patungkol sa buhay ni Haring Solomon. So welcome po sa 52 Weeks Journey of a Lifetime. This ensure everyone reads the entire Bible in a year. So good evening, kung may katabi ka, sabi mo sa kanya, welcome sa Walk Through the Bible series natin every Wednesday. Dalawa po, no? Recap lang, dalawa po ang division sa Biblia, ang Old at ang New Testament. Nagsimula po tayo sa Old Testament, tapos na tayo sa Pentateuch, kung tinatawag the first five books. Tapos na po tayo sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy. Nandito na po tayo, no, sa ikalawang yugto na kumbaga 12 historical books ang tawag. Tapos na po tayo sa Joshua, Judges and Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel last week. Tapos natin siya. Pinag-usapan natin si David. At ngayon naman, Book of 1 Kings na tayo. The Life and Reign of Solomon. Eh sino po ba, Pastor, si Solomon? Ay siya, yung anak ni David. No, Haring David, siya yung successor to the throne of Israel. The kingdom of David and Solomon, alam nyo, ay isang political phenomenon, no, without parallel in nabubulol ako. Parallel. Okay. Without parallel. Parallel. Sorry po, nabubulol ako sa parallel. Wala pong katumbas, yun na lang. Wala pong katumbas at walang higit, no, doon sa history ng Middle East, no, yung kanilang political phenomena. Alam nyo, although their kingdom did not encompass as much land as the great empires kagaya ng Egyptian Empire, Assyrian, Babylonian, no, during their greatest days, nako, itong mag-ama na to, yung tandem nila, the father and son tandem, David and Solomon were the strongest rulers of their era. Wow. Actually, David extended the borders of the kingdom, but it was Solomon who developed the economic prosperity of Israel. Alam naman natin si Haring David, conqueror yan eh. So, na-develop niya yung kanyang pag-extend ng border para lumakas yung kanyang kingdom. At si Haring Solomon naman, siya naman yung economic manager, kumbaga. Kumbaga siya, ekonomista. At siya yung may wisdom na binigyan ng Panginoon na talaga naman napakalawak. Sabi nga sa 1 Kings chapter 10 verse 23, King Solomon was greater in riches and wisdom than all the other kings of the earth. Wow. Yep. Mas mayaman siya kay sa lolo ko, kay John Rockefeller, no? Imagine niyo 1839 to 1937, yung kanyang net worth 323.4 billion. My goodness, iba value ng pera noon. Siya una atang Amerikanong naging billionaire, eh. No, dahil during those times, the economic depression pati nung later part ng buhay niya. Yumaman siya dahil sa oil. Pero mas mayaman si Haring Solomon dyan. Mas mayaman rin si Haring Solomon dun sa Mexican tycoon na si Carlos. Mas mayaman din si Haring Solomon kay Henry C. at sa pamilya niya. At pagsama-samahin mo pa ang mga mayayaman na Pinoy, mas mayaman pa rin si Haring Solomon. Alam niyo, actually, this was the golden age of the fine arts.
in Israel. Bakit? Kasi several of the books ng Old Testament sinulat during this period, no, sa timeline nila. Andiyan yung Psalms, yung Proverbs, Ecclesiastes, the Song of Solomon. No, actually, kaya rin golden age tong time ni David and Solomon kasi no, the worship of Jehovah reached an all-time high during the reigns of David and Solomon that was never to be attained again. Ganong katindi. Ibig sabihin, kasi alam niyo naman yung story nito mga to na no, from Exodus hanggang sa Deuteronomy, hanggang sa Judges, hanggang sa time ni Joshua, Judges, time ni Ruth. Nako, talaga naman puro kasablayan. Ano? Pero ito, all-time high. Naging aware sila sa dakilang Panginoon dahil kay David at kay Solomon. However, ayun, yun lang ang malungkot. May however. Ano ba yung however na yan? However, in the midst of prosperity and peace, during Solomon's rule, the seeds of collapse were being sown. Ayan, kapatid, kung ikaw yung nakikinig ngayon, no, yan ang iiwasan mo sa buhay, yung seeds of collapse na naitatanim sa buhay mo. Basahin natin, ano yung seeds of collapse ni Haring Solomon. 1 Kings 11:1-4, King Solomon, however, loved many foreign women beside Pharaoh's daughter, Moabites, Ammonites, Edomites, Termites, Sidonians, and Hittites. Nako, name it. Nandiyan, meron. Name it, he has it. They were from nations about which the Lord had told the Israelites, you must not intermarry with them, because they will surely turn your hearts after their gods. Kung ikaw ay naghahanap ng partner in life at ikaw ay kabataan, youth, young adult, or may design to settle down one day, matuto tayo sa nangyari o experience ni Solomon. At alalahanin natin na sabi ng Panginoon, you must not intermarry with them, because they will surely turn your hearts after their gods. Well, nevertheless, tumuloy pa rin. Solomon held fast to them in love. He had 700 wives of royal birth and 300 concubines, and his wives led him astray. Wow. 1,000. After the first night, January 1, sasabihin mo din sa wife mo, I'll see you after 3 years. Dahil marami nakapila every day, every night. Iba-iba yung magiging kasama niya, makakasiping, makakatulog, kasama niya sa pagtulog. At nako po, sigurado, hindi mo mabibigyan ng pansin lahat ng asawa mo sa dami niyan. Di ba? At hindi mo mamamahal ng tama. As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods, and his heart was not fully devoted to the Lord his God as the heart of David his father had been. Yun lang, ano, nakakalungkot. Anyway, yung sister wives, talo kay Solomon yan. Yung mga iba pang mga Muslim leaders, talo kay Solomon yan. Pero mo, 1,000 yung kasama mo sa buhay. Naalala ko lang, yung a polygamous man from India has earned himself the world record for the biggest family. Ziona China, 66, has a record of 39 wives, 94 children, 14 daughters-in-laws, and 33 grandchildren. And this brings the total number of family members to an astonishing 181 people. My goodness, ang dami nyo sa bahay. Chana lives with his family in a 100-room, 4-story house the family named Chuan the Tron, or the House of the New Generation. The house is located in Baktswang Village in the Indian state of Mizoram and is completely operated by the family without any state support. Oh, wow. Ito naman yung kahanga-hanga sa kanila. It has its own school, a playground, carpentry workshops, piggery and poultry farms, paddy fields, and a vegetable garden big enough to feed the entire extended family. Wow. Wow, kuya. Ang dami mong asawa, ang dami mong anak, ang dami mong apo. Ay, nako. Yan yung bahay nila. My goodness.
Meron silang isang barangay na nakatira dyan. Ayun, isa mga, some of his wives, mukha namang masaya, nakangiti. At ayan na lahat ng kanyang asawa na parang nakasibangot lahat, kuya. My goodness. Anyway, napag-usapan lang yung maraming asawa, wala lahat dyan. Kiyaring Solomon, 700 wives, 300 concubines, saan ka pa? My goodness. So, dalawa po sa outline natin sa Book of Kings, ang pag-uusapan natin, dalawang parte. Una, sa chapters 1 to 11, the reign of Solomon, and the divided kingdom sa chapters 12 to 22. So, let's start. No? Start tayo sa the reign of Solomon, chapters 1 to 11. Alam niyo, pag binuksan niyo yung libro, makikita niya si Haring David, matanda na, bedridden na, no? Pero may isang bida-bida niyang anak, eh, si Adonijah. Kasi he decided to si Adonijah no, na he should be king and gave a party to celebrate at nag-party-party. No, hearing this, si Bathsheba, remember her, yung asawa ni Uriah dati na nanay ni Solomon, he came to David kasi naging asawa na siya ni David na namatay na si Uriah. No, and reminds him of his promise that her son Solomon is to be king. So si Nathan the prophet, remember him, siya yung nag-rebuke kay David about his adulterous relationship kay Bathsheba, no, kinonfirm to ni Nathan, no, and David decides Solomon should be crowned at once. Therefore, Solomon is anointed with sacred oil as king of Israel, kagaya ng ginawa ni Samuel kay David. Solomon returns to Jerusalem as king. When Adonijah sees a position is useless, he acknowledges Solomon as the new king. Wow. Ano pa nangyari? Alam niyo, after David's final words to his son Solomon, he dies, ending his 40-year reign as king. So, merong charge si David eh, kay Solomon. Ano yung bilin niya? Ano yung kanyang, yung I charge D? Parang ganun, kumbaga yung kanyang turnover speech para sa kanyang anak. Basahin natin sa 1 Kings chapter 2 verses 2 to 4. I am about to go to the way of all the earth, he said. Si David yung sasalita. So be strong, act like a man, sabi ni David kay Solomon. And observe what the Lord your God requires. Walk in obedience to him and keep his decrees and commands, his laws and regulations as written in the law of Moses. Do this so that you may prosper in all you do and wherever you go, and that the Lord may keep his promise to me. If your descendants watch how they live, and if they walk faithfully before me with all their heart and soul, you will never fail to have a successor to the throne of Israel. Yun yung promise ng Lord kay David na sinabi niya kay Solomon. Ayan. So, ang ganda. Ang magandang basahin to kung ikaw ay malapit ng pumanaw. At gusto mo magbilin sa iyong anak, napakagandang bilin ito ni Haring David. Alam niyo, isang araw, God appears to Solomon no, sa isang panaginip no, na siya ay, kumbaga, tinanong ng Panginoon. No? Sa kanyang early reign, no, tinanong siya ng Lord, ano ang desire mo, no, Solomon? At tingnan natin sa 1 Kings chapter 3 verse 9. So give your servant a discerning heart, no, to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours? Oh. Kasi pag ikaw tinanong ng Lord, ikaw na ba gusto mo? Eh, malamang sagot mo eh, Lord eh. Pwede bang patamain mo ako sa loto? O bigyan mo ako ng bagong Tesla? O Lord, bigyan mo ako ng isang matinding five bedroom bagong bahay o whatever, no? Maaring mga ganyan ang sagot mo. Maaring material. Pero ito si Solomon, kakaiba eh. Nanghingi siya ng wisdom. Okay? Nanghingi siya ng wisdom. Solomon then becomes the wisest man the world ever to see until, no? Alam niyo si Solomon, pinagpala ng Diyos, binigyan siya ng wisdom, di lang yan, binigyan siya ng kayamanan, binigyan siya ng magandang kaharian.
Di lang yun. Kumpara sa iba, far yung kanyang wisdom, far yung kanyang talino, yung kanyang kaalaman. No? At pero, but wait, until the coming of one who said, a greater than Solomon is here. Ha? Huh? May nagsabi ba nun? No, kasi bago tayo pumunta doon, ang tindi nitong si Solomon, ano, na example ng kanyang wisdom na talaga namang kahanga-hanga na binigay sa kanya ng Panginoon. May dalawang babae na lumapit sa hari. Ang sabi nila, mahal hari, itong babae na to, kinuha yung anak ko. Sabi niya, mahal hari, hindi totoo yan. Anak ko po talaga yan. At itong babae na to, na nag-aakos ha, namatay yung kanyang anak. Kaya pinipilit niya yung anak ko ay anak niya. So nag-aaway sila. No? Kaya sabi ni Haring Solomon, sige, kunin niya espada at hatiin niya yung bata. At sabi ng babae na tunay na ina, sabi niya, mahal hari, wag na po, ibigay niyo na lang doon sa isang nanay. Mas nanaisin ko pa na makita ang buhay ang aking anak kahit wala sa akin piling. Sabi ni Haring Solomon, walang ina ang makakatiis na mamatay ang kanyang anak. So ibigay niya yung bata dyan sa tunay na ina. At itong nagpapanggap na ina, pitikin niya sa ilong. Ay, hindi sinabi yan. Pero antindi, no? Ang galing. Ang galing nung, ano niya, na talagang hinangaan yung kanyang wisdom. At yun, galing lahat yun sa Diyos. Tandaan niya po, kapag ka po kayo may mga bright ideas, may magandang naisip, magandang proyekto, may pagkakitaan, magandang ideya sa simbahan, magandang lahat na maisip niya na maganda, lagi niyo pong tatandaan, galing lahat sa Panginoon yan. Kaya matuto tayong magpasalamat at huwag angkinin ang hindi sa atin. Ibigay ang papuri sa ating Panginoon. So, sino nga ba itong a greater than Solomon is here? Siyempre, ang Panginoong Hesukristo. Bakit? Tingnan natin sa Matthew 12:42. The Queen of the South will rise at the judgment with this generation and condemn it. For she came from the ends of the earth to listen to Solomon's wisdom. And now, something greater than Solomon is here. Wow. Binanggit na eh. Binanggit na. Actually, speaking of wisdom, no, kung napakaraming wisdom ni Solomon, hulaan nyo, kanino galing lahat yun. Something greater than Solomon is here. No, someone greater, no, than Solomon is here. At yan ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Alam nyo, one of the first wise moves ni Solomon to put together a cabinet of wise officers of state, each having his own department for which he is responsible. This leads to days of great prosperity in the kingdom. Yun, magaling siya manager. Magaling siya mag-organize. Gumawa siya ng kabinete niya. Gumawa siya ng, alam mo yun, gumawa siya ng kanyang sistema, ng governance. Kasi nga, wisdom galing sa Diyos. However, the greatest of Solomon's accomplishments is building of the temple. Mm-hmm. So, alam naman natin, this is what his father David had dreamed of doing, pero hindi binigay sa kanya dahil madaming dugo sa kamay ni David. The great foundation stones upon which Solomon's temple was built remain to this day. Alam niyo yung Wailing Wall na makikita niyo pa hanggang ngayon. The temples built later by Zerubbabel and Herod were constructed on that same spot. And from that spot in the 9th century AD, Muhammad, no, was supposed to have been transported into heaven. So for the last 1,000 years, the Muslims have occupied that sacred parcel of land. Today, makikita niyo yung famous Dome of Rock, nandun, nasa ibabaw ng Solomon's Temple. Now, once it stood there, ayan. So alam niyo na bakit dun nilagay ng mga Muslim yung Dome of Rock. Kasi
supposedly, no, mag-transport into heaven si Muhammad. Hindi naman nangyari. Alam naman natin kung sino yung nag-ascend sa heaven, and his name is Jesus. Itong kagulagulantang, ayun daw mafrak na makikita nyo doon sa ano. Ayan yung present na picture na Israel. Doon sa labas ng dome, makikita nyo yung Wailing Wall. No? Yun yung remaining wall ng temple. At yung mismong kinatatayo ng Dome of Rock, nandoon yung dating templo ni Solomon. Pero alam nyo matindi dyan. Ano? The huge stones, the beautiful cedar wood, and the gold covering made Solomon's temple the most beautiful temple in all of history. No? What unusual thing about the construction ng temple? Eh, eto. Tingnan nyo yung mga rocks na yan. Di ba? Sa 1 Kings chapter 6, verse 7, sinabi doon, in building the temple, only blocks dressed at the quarry were used. What? At wala daw hammer, wala daw chisel, or any other iron tool was heard at the temple site while it was being built. Wow! Matindi yun. Last week, sinubukan kong gawin yung aming patio at bumili ko ng mga tinatawag na pavers or yung bricks. Nako, sumakit yung likod ko eh. Eh, nung nilay ko, nilay down ko yung mga bricks. Ayun, hindi pantay-pantay. Kaya, ihingi ako ng tulong kung sino man yung mga nananawagan ako, kung sino marunong gumawa ng pavers, tulungan niyo ako. Anyway, balik tayo dito. Pero bilibak kasi dito eh. Doon daw sa building ng templo na to, blocks lang, no? Inilagay galing sa quarry na hindi gumamit ng martilyo, ng chisel, ng iron tool. No? Antindi. Antindi, no? Something na something to think about, di ba? Diba? Yun lang, eto. Pag-usapan naman natin yung nangyari kay Solomon. At first, Solomon's reign goes well, but later he begins to weigh down his people with taxes. Ayan. Nagpataw ng taxes yaring Solomon. His famous temple and his beautiful palace, which dazzled his own subjects as well as foreign visitors, both cost a lot of money. And the burden of taxation to pay for these things becomes unbearable. No? Thus, the seeds of unrest and revolutions are planted. Kaya, ayun na, nagkaroon na ng unrest sa kanyang reign at nagsimula na, no? Yung pagdududa na sa kanyang reign as king. Tingnan naman natin ano nangyari doon sa ano sa Israel's trade with Arabia. In chapters 9 and 10, we find Solomon at the peak of his career. According to sa chapters 9 and 10, Solomon was the first of Israel's kings to create something that greatly enhanced Israel's trade with Arabia and beyond. Yun. No, so during those time ni Solomon nakipag-trading siya sa mga Arabo ngayon eh. Naku, lagi sila nag-aaway niyan eh. Anyway, eto na. Pag-usapan na natin. Solomon also set up tax districts that did not correspond with the 12 tribal districts. Although it was accepted during Solomon's reign, this discrepancy contributed to the dissension that occurred between the north and the south after Solomon's death. So, mga maling desisyon at inuuna ang pansariling mga kagustuhan at yung sangguni sa Diyos ay medyo nakakalimutan ni Solomon, dinagdagan pa, no, ng apostasy ni Solomon. To add to his problems, Solomon made many political marriages, no, with foreign women to ensure Israel's peace and security with these foreign nations. So akala niya mamimaintain niya yung peace and security nung inasawa niya yung mga anak ng mga hari na to at mga leaders. No, however, ang binigay sa kanya, these wives brought with them their pagan religions and they paved the way for the apostasy of Solomon
and His people. Ano ba yung apostasy? Napag-aralan na natin yan before, during the time ng Pentateuch, at during the time of the Judges, ay yung babalik sa Diyos. Alam mo yun, tapos hingin ng tawad, babalik sa kasalanan, paikot-ikot. Di ba? Toward the end of Solomon's life, the first signs of rebellion begin among the northern tribes. During this time, God speaks through the prophet Ahijah to a young man named Jeroboam. And yung apostasy. Apostasy, ibig sabihin, the abandonment of renunciation of a religious or political belief. Nagsimula siyang faithful and obedience, naging karoon siya ng peace and prosperity, naging wicked si Solomon, nag-asawa ng kadami-dami, karoon siya ng destruction and oppression, nag-repent siya, deliverance ng Lord, and then faithful and obedience, and prison, paikot-ikot. Kaya nagkaroon ng political unrest, nagkaroon ng problema sa northern tribes, ano nangyari? The work began well, but ended in failure. So, parang sa Judges din, ano? Ganun din. Wala rin pinagkaiba. So, nag-end up din sa ganun. So, ano nangyari? Tingnan natin. No? In 1 Kings 11:3-8, ito yung apostasy na nangyari kay Solomon. He had 700 wives of royal birth and 300 concubines, and his wives led him astray. As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods, and his heart was not fully devoted to the Lord his God as the heart of David his father had been. He followed Ashtoreth, the goddess of Sidonians, and Molech, the detestable god of Ammonites. So Solomon did evil in the eyes of the Lord. He did not follow the Lord completely as David his father had done. Yun lang. Hindi lang yun, no? On a hill east of Jerusalem, Solomon built a high place for Chemosh, the detestable god of Moab, and for Molech, the detestable god of Ammonites. He did the same for all his foreign wives who burned incense and offered sacrifices to their gods. Ay, kakalungkot. Kaya, dadaling ka ng asawa mo kung hindi siya mananampalataya doon sa kanyang pananampalataya. Ganun lang kasimple. Imagine nyo nga naman, ano, sino kaya nagkasal kay Solomon? Sinabi, I now pronounce you man and 700 wives. My goodness, ang dami. Hindi ko talaga ma-imagine gano'ng kadami yun. So, ano yung nangyari? May nangyari after this eh, no? Doon sa towards the end ng buhay ni Solomon, no, nagkaroon ng rebellion sa northern tribes, no, nabanggit nga natin kanina na during this time God speaks through the prophet Ahijah to a young man named Jeroboam, no. Anong sinabi dito? Jump tayo sa verse 31. See, I am going to tear down the kingdom out of Solomon's hand and give you 10 tribes. But for the sake of my servant David and the city of Jerusalem, which I have chosen out of all the tribes of Israel, he will have one tribe. Yun, yung tribe of Judah. So, nahati. Nahati na. Kaya pag-usapan natin sa second part, ang divided kingdom sa chapters 12 to 22. Sino naman to si Rehoboam at si Jeroboam? Bakit naman puro Boam ang kanilang mga pangalan? Ano? After Solomon dies, his son, anak niya to, si Rehoboam, goes to Shechem to be crowned king of Israel. When Jeroboam hears of Solomon's death, no, kasi nga pinapapatay din siya ni Solomon dati, he returns to Israel and leads the people of the north to ask Rehoboam for relief from the heavy taxes and forced labor. So, nakiusap siya kay Rehoboam na para din ma-unify yung kanilang one Israel. After counseling with his advisors for 3 days, itong si Rehoboam may sinabi kay Jeroboam na taga-north. Okay? Kasi taga-south to sina David eh. David, Solomon, and Rehoboam. Ano yung sinabi niya? Basahin natin sa 1 Kings 12 to 14. 3 days later, Jeroboam and all the people returned to Rehoboam. As the king had said, come back to me in 3 days.
The king answered the people harshly, rejecting the advice given him by the elders. He followed the advice of the young men and said, "My father made your yoke heavy." In tatay ko, si Solomon, pinahirapan kayo. I will make it even heavier. Mas pahirapan ko kayo. My father scourged you with whips. I will scourge you with scorpions. Parang wrong move yan, King Rehoboam. Ano nangyari? Nahati. Nahati tuloy Israel. When Jeroboam and the northern tribes hear this, narinig nila to, sinabi ni King Rehoboam, nako, they declare independence and set up their own kingdom. In the struggles that follow, no, the United Kingdom of Israel falls apart. Ayan, nakakalungkot. Nahati na ang kingdom. Ayan, yung 12 tribes of Israel, makikita nyo. Doon sa north, yung sampu, napunta kay Jeroboam, no, ang kanilang leader. At itong sa southern part, yung Judah, no, napunta naman. Siyempre, taga-Judah itong si Rehoboam. Dahil tatay niya si Solomon, lolo niya si David. Ang tanong, ano yung tawag doon sa Northern Kingdom? Ayan, Israel pa rin. Ang capital nila, Samaria. Mm-hmm. Ayan, ito yung upper part. Kumbaga, Luzon, Visayas, kanila. Parang ganun. At Samaria yung capital, diyan galing yung mga Samaritans, 'di ba? Yung Good Samaritan, maalala nyo, sa New Testament, tsaka yung Samaritan woman, yung mga ganun. So, despise nila yan, yung mga Samaritans. Eh. Anyway, sa Southern Kingdom, ano naman tawag? Siyempre, Judah. Dahil tribe of Judah yun eh. No? At ang capital niyan ay Jerusalem. Ngayon ay in-acknowledge nga ng dating presidente, ni President Trump, no? Na Jerusalem ang talagang capital ng Israel. Anyway, no? Ano nangyari? Judah consisted of the tribe of Judah, no? Part noon may tribe of Benjamin, no? And eventually the tribe of Simeon. So ito 'yon. Tribe ni Simeon, tribe ni Judah, malaki yan, and then tribe ni Benjamin. Yan, tatlo na yan. Yan yung naging Kingdom of Judah. Ayan. So, eto naman yung the rest, ayan, parang Luzon and Visayas, yan yung naging Kingdom of Israel. At ang capital niyan ay Samaria. So, ano nangyari? So, as the tribe of Judah grew in power, it absorbed the tribes of Benjamin and Simeon. Almost all the territory conquered under the reign of David, nako, nawala lahat. Therefore, the nations of Philistia, Syria, Ammon, Phoenicia gained their independence. Nako, sayang. This caused severe consequences for both Israel and Judah because of the lost revenues. Only Edom remained a tributary of Judah and only Moab continued to pay tribute to Israel. Ayun. So, naging sumuporta yung Moab sa Israel. Sumuporta naman yung Edom. Yan yung tribe na nanggaling kay sa kapatid ni Jacob na si, nalimutan ko na, Edom din yung pangalan niya. Pero nalimutan ko isa yung pangalan niya. Iso. Ayan, si Iso. Ayun. So, ano yung nangyari? Nahati na. Nahati na yung tribe natin. No, kalit-lit na nga, nahati pa. At yung mga pinaghirapan ni David, nawala lahat. So humina sila politically, humina sila economically, nahati pa sila, nagkaroon pa ng divisiveness sa kanila. So yan ay mga bunga ng kasalanan ng mga ama-ama at mga lolo-lolo natin. Mm-hmm. The once great kingdom of Israel became two rivaling smaller states, possessing little more than the original. So, yun nga. No? At the once great kingdom of Israel became two rivaling smaller states, possessing little more than the original land taken when Israel first entered the promised land. So, ano nangyari? Sumunod. Sa last part, in chapter 17 to 22, the ministry of Elijah is told.
No, the name Elijah means Jehovah is my God, which fit him perfectly. Yeah, sakto. He was the most outstanding of the prophets and spoken of more in the New Testament than any other prophet. It was actually Elijah who appeared with Moses on the Mount of Transfiguration. Matatagpuan natin sa Matthew 17:3. And actually, may dalawang highlights si Elijah na ginawa, no? Yun yung tipong naging weather forecaster tong si Elijah. Yeah, basahin yun na lang. At nakipag-showdown siya kay Baal. No? Sa 50 prophets na... 450 prophets ni Baal and 400 prophets of Asherah. Nako, tingnan natin ano nangyari doon. Anyway, yan po ano, dyan po nagtatapos ang Life and Reign of Solomon, First Kings. Yan yung fast cut ng ating libro. Ano po yung takeaway natin sa gabi na to? Siguro po unang-una, life lesson natin eh. Thirst and hunger for God is far better than any riches of this world. Tapo natin kakalimutan yun. At yung addiction, yung obsession, yung selfishness, adultery, these are sins that will turn you away from God. Let's learn from the life of Solomon. Number three, continue search for God's heart. No, lagi tayong kasi ang ganda nung ano eh, nung reign ni David at ni Solomon eh. Ito yung kanilang ano eh, kanilang kumbaga operating system eh. They continue to search for God's heart. At syempre, number four, huwag natin kalilimutan, lalo sa ating mga kabataan, sa mga gustong magkaroon ng partner sa buhay. Tawag nila ngayon, jowa. Eh, panalangin natin mabuti. Do not marry an unbeliever. Kung ikaw yung mananampalataya ng Diyos, eh, consider mo rin na isa rin mananampalataya ang iyong mapangasawa para wala kang problema kagaya nung kay Solomon. Number five, allow His holy presence to surround you. No? Kasi kung yun lang ginawa ni Solomon sa latter part ng kanyang reign, eh di sana mas, ano, mas okay. No? Mas okay yung ano. Mas okay sana yung kanyang pag-reign no doon sa last part ng kanyang buhay no. And then number six, overcome temptation and overcome the grave. Alam niyo ang Panginoon natin na naka-overcome ng temptation at naka-overcome ng grave. At bibigyan niya tayo ng kapangyarihan sa atin din to overcome our temptations no. And eventually because of His love, His grace and His mercy, we will also overcome the grave. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sins, no, ay kamatayan. So, huwag natin kalilimutan na kayang-kayang ma-overcome sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. No, si David, alam niya yung principle na ito na banggit natin. No, he pleased the audience of one. Si Solomon, alam niya rin ito eh. Ang problema ng last part na sumabit, He pleased the many audiences. Imagine yung 700 wives, 300 concubines. Salimutan niya ang Panginoon. Sabi nga sa Colossians 3:23-24, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. Kaya kayo po, in-encourage namin to leave an audience of one. Kaya po, I challenge you, no? Na wag na natin gayahin yung nangyaring hindi maganda sa buhay ni Solomon, sa buhay ni David, pero gayahin natin lahat ng kanilang magagandang traits, no, characteristics, no, kanilang mga pinakita na magandang relasyon sa Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, Ama namin sa langit, kami po ay makasalanan. Naniniwala po kami, Panginoon, na namatay kayo sa krus para sa amin, Panginoon, na tinagas niyo, Panginoon, hinayaan niyo tumagas ang napakahalaga niyong dugo para sa forgiveness, Panginoon, ng aming makasalanan. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan namin, naniniwala kayo, Panginoon, sa ikatlong araw, Panginoon, kayo po ay muling nabuhay at umakyat sa langit para maghanda ng lugar para sa amin. Panginoon, sa gabi na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon ko tagapagligtas. Aking Diyos, aking kaibigan, pumasok po kayo sa aking puso at palayain niyo ako sa aking mga kasalanan.
Ikaw po ang aking tagapagligtas at dahil dyan, ako po hindi na mamamatay at mabubuhay na walang hanggan. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot-saring dalangin sa ngala ng Panginoong Yesus. Amen at amen. Hayaan niyo po na i-bless ko kayo sa gabi na to. Lalo-lalo na yung mga kapatid natin sa Pilipinas na nakaka-experience ng bagyo. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Kami po ang inyong LA First Filipino Church of the Nazarene na muli pong nagsasabing magandang gabi at maraming salamat. Hanggang sa muli po, inaanyayan po namin kayo na manood virtually sa amin every Wednesday at Sunday. Lalo na ngayon, meron pang COVID-19. Kayo po ay manood po sa TV ninyo, no? Sa inyong mga sala ng aming service sa Sunday. Maraming salamat po. God bless you. Good night. Happy Wednesday. Bye.